Hi guys! Today, magkakaroon tayo ng supplement review ng R1 Plant Protein. Ngayon guys, aalamin natin kung ano ba ang benefit ng plant-based protein sa whey protein. Para madali kayo makapag-decide kung ang plant-based protein ba ang bagay sa inyo ngayon and ang tamang alternative para sa matagal nyo nang ginagamit na whey protein. Kaya ano pang hinihintay nyo? Start na tayo! Let's go! Hey, I ain't never giving up! Said, I never give up! Bago tayo mag-start, kung mga ganitong content ang hilig mo, mga fitness related videos, mga supplement reviews, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Gusto ko nga palang pasalamatan yung Edge Pro Philippines and Rule 1 Philippines sa pagbigay nila ng chance sa akin na ma-review itong plant protein nila, kasi nga marami talaga nagre-request na mag-review naman daw ako ng plant-based protein drink. Kasi nga iniisip nila itong alternative dahil may mga side effects yung dairy, including yung whey doon, na hindi sakto o hindi pwede para sa kanila. Kaya talagang kinoconsider nila na lumipat sa plant-based protein. Kaya Edge Pro Philippines, salamat po sa Rule 1 plant protein na pinadala nyo sa akin. Marami na naman po tayong matutulungan nito. Kasi masasagot ko na yung ibang mga katanungan ninyo. Pero bago tayo pumunta dun guys, no, punta muna tayo sa brand na Rule 1. Kung matagal na kayo nanonood sa akin, na-review ko na po yung Rule 1 Whey Blend and R1 Isolate, which is parehas na panalong product talaga. Especially yung R1 Whey Blend na birthday cake. Favorite ko talaga yun, no? Talagang natuwa ako sa flavor na yun. Nung nakaraan lang, ang Rule 1 guys is made in the US. Bago pa lang ito sa fitness industry. Pero gumagawa na talaga ito ng sobrang ingay sa mga iba-iba nitong products. Napakadami nitong products guys. Kung gusto nyo makita yung mga iba pa nilang products, pumunta na lang kayo sa Facebook page ng Rule 1 Philippines, okay? Huwag kayong mag-alala, ilalagay ko yung link dyan sa baba para ma-check nyo kagad and para maka-order kayo kung may natipuhan kayong product nila doon. Okay, meron silang pre-workout, fat burners, creatine, whey protein, whey isolate, mass gainers. Okay, so napakarami nilang product guys. And so far, napapahanga naman talaga ako sa mga products nila. Guys, tignan nyo naman yung packaging nila. Napakaganda, nakalagay pa rin sa plastic bottle, no? Kasi usually ngayon, nasa Ziploc plastic container na, yung parang Tetra Pak, no? Pero syempre, wala pa rin tatalo pag nakapalagay dito kasi after mo maubos yung whey protein mo, magagamit mo, mare-recycle mo ito. Unlike dun sa Ziploc container nga, diba? And hindi lang yun, no? Protektado-protektado yung powder mo sa loob ng ganito, di ba? So, for me lang, mas okay pag syempre naka-bottle pa. And dito guys, mababasa natin na nakalagay 4 protein sources. Okay? Mamaya aalamin natin kung ano ba yung 4 na protein sources na ginamit nila dito. 100% plant proteins, 24 grams of protein nakalagay. So, ito guys, na container na to, no, almost 2 pounds po siya. Meron po itong 20 servings. So nakakatuwa guys, no, kasi nakalagay dito sweetened with stevia, which is yun yung paborito kong sweetener guys kasi natural nga ito. Nakalagay din dito zero artificial colors, zero artificial flavors. Sangka pa, very natural lahat dito guys, no. Bagay na bagay sa mga vegan kasi all natural, pati yung sweetener nila, dahon-dahon din, herb din tong stevia, 'di ba? So nakalagay dito manufactured in a NSF GMP certified facility in the US. So good manufacturing practice ang ibig sabihin nito. Yung NSF guys, organization yan sa US na nagsi-certify, sila na nagsasabing yung laboratory, yung paggawaan nitong supplement na to, maayos talaga ang pakaagawa, maayos talaga ang pakaka-package, malinis ang pakaagawa, sumusunod sa mga guidelines, kung high standard ba ang pinapagtupad nila sa company nila. Makakasigurado tayong safe naman pag gagamitin natin siya. Nakalagay din dito guys na easy to digest with no lactose, cholesterol or banned substances. So dito pa lang sa unahan, no, pag binasa mo to, parang mapapabili ka na talaga, parang magandang product na talaga siya. Bago natin siya i-taste test and mixability test, punta muna tayo sa nutrition facts. Tignan natin kung ano ba ang nasa loob nitong R1 plant protein. First sa nutrition fact, calories
140 calories po meron ito. Okay naman yung calories niya, guys, no? Hindi naman nalalayo sa mga sikat na mga whey protein katulad ng Optimum Nutrition Whey na merong 120 calories. Yung R1 na protein blend naman merong mga 130 calories. Next, total fat 1.5 gram. Okay pa rin po to, panalo pa rin. Same lang naman sa iba, no? Nandyan sa mga range na yan. Next, cholesterol. Iyon yung sinasabi kanina, no? Na no cholesterol siya. Katulad nga nung binasa ko kanina, no? Zero cholesterol po itong R1 plant protein, no? So yun yung isa sa malupit niya talagang selling point, no? Kasi syempre, yung mga whey protein, may mga cholesterol yan, no? Ito, zero po. Napakalupit. Next, sodium 270 milligrams. Medyo may kataasan ito. So, kung natatakot ka mag-bloat, kung hindi ma-afford na may chance na mag-bloat ka, huwag ka nang uminom nito. Hindi to para sa'yo, no? Pero kasi pag whey protein nga, di ba, nakaka-bloat yun. Kasi dairy yun. Nagagas nga dun minsan yung mga ibang tao, no? Yun nga yung complaint nila dun, eh. Pero dito, plant-based protein to, no? So, medyo wala itong gaanong risk na mag-bloat. So, next guys, total carbohydrate. 8 grams of carbohydrates meron siya. Okay lang naman. Nandun naman yung mga range ng mga whey protein. So, hindi siya nalalayo. Kasi kino-compare nga pala natin siya sa mga ibang whey protein, no? Para kung nag-iisip kayo na kailangan nyo ng ibang alternative sa whey, baka pwede nyo itong i-consider. So, medyo kino-compare natin siya sa whey protein. So, hindi naman nalalayo. Karamihan naman kasi ng mga whey protein, mga 4 grams yung carbohydrates nila. So, okay lang naman. Nandun naman pa rin. Malapit pa rin naman. Hindi malayo yung difference nito. Next, dietary fiber. 6 grams of fiber. Syempre, ito, guys, makakalamang na naman siya dito. Kasi nga, plant-based ito, mataas talaga yung fiber. Hindi katulad ng whey protein. Syempre, wala naman yung fiber. Kasi hindi naman yun plant-based talaga. Next, total sugar. 0 gram of sugar po ito. So, napakalupit. So, saktong-sakto ito sa mga nagko-control ng sugar nila, no? Kasi hindi ito makakadagdag sa sugar ninyo sa diet. Next, protein content. Yung pinaka-importante, 24 grams po ng protein meron ito. So, panalong-panalo. Kasing taas nyo yung mga whey protein na mga paborito nyo dyan. Yung Optimum Nutrition, yung R1 Whey Blend, no? Yung Stacker Whey natin dyan. Puro naman nasa 24 grams yung mga yan. So, hindi siya nalalayo dun. So, yung protein content niya, panalo naman talaga. Tapos na tayo sa nutrition facts, guys. Punta na tayo sa ingredients. First, sa ingredient niya, guys, is protein blend. Pea protein yung una doon. So, guys, most probably, pea protein po yung pinakamataas na content dito, no? Kasi nga, yun yung nauuna sa ingredient. And okay naman yun, guys, kasi napakaganda naman talaga ng pea protein. Kasi, guys, mataas ito sa iron. Nakakapababa ito ng BP. Maganda ito sa digestion, no? Mataas ang fiber nito. Hindi ito nakakapabloat, no? Kasi nga madali natin siyang nadadigest. Wala po itong cholesterol and good for the heart po talaga ang pea protein. Next, sunflower seed protein. Mataas ang vitamins and minerals nito, guys. Namely, yung vitamin E and yung selenium niya. Good for the heart din ito. Nakakapababa rin ito ng blood pressure. May mga antioxidants ito. And vasodilator ito, guys, no? So lalaki yung ugat natin. Nakakadaan ng maayos yung dugo, yung nutrients. Kaya mas malakas tayo nag-workout. And nakakapababa nga ng BP. Next naman, guys, is pumpkin seed protein. Sikat na sikat din ito sa Pilipinas, no? Snack din natin to. Same ito sa sunflower seed na good fat, na good source of fat. Mataas ang zinc and ang magnesium nito. Nakakapagpaganda ng tulog and syempre mataas na naman yung fiber. Nakakatulong siya na makontrol yung blood sugar. And katulad din ng sunflower seed, maganda ito sa heart and nakakapababa rin ng blood pressure. Last sa protein blend, yung watermelon seed protein. Almost the same na naman ng pumpkin seed, guys. Mataas ang zinc, magnesium, and iron nito. Good source of fat. Na i-improve nito yung immune system natin. Napapalakas nito yung immune system natin. And nabuboost din nito yung energy natin. So matutulungan tayo nito sa ating workout. Next sa ingredient, guys, is cocoa. So guys, para mapalasang chocolate ito. Kasi chocolate flavor ito, guys. By the way, chocolate fudge po ito. Kaya may cocoa sa ingredient. Next, natural flavors. Hindi na nila sinabi kung ano yung ginamit dito na natural flavors. Next, guys, is santan gum and guar gum. So, mga gums to, guys, mga thickener ito para mas maging creamy, mas thick, para mas masarap yung texture niya. Next, sa ingredient is inulin.
Almost the same to guys ng mga gums na thickener din siya. Okay, napapasarap din niya, na-enhance na rin yung flavor nung powder and napapataas din niya yung fiber content nung product. Next is stevia extract. Guys, yun na yung herb na sinasabi kong sweetener nito. So natural ito kasi nga herb yun, no? Ito yung pinaka-paborito kong sweetener talaga. Kasi nga, natural siya. So guys, tapos na tayo sa ingredients and sa nutrition facts. Punta na tayo sa taste and mixability test. Let's go! Meron po ako ditong 8 ounces of water. Yun nga kasi yung nakasulat dito, no? Sa likod nito sa instructions. Ay, sa directions. Yun po yung nakalagay dito. 6 to 8 ounces of water daw po. So, buksan na natin to para malasaan na natin, no? Excited na ako eh. Pag-untingin na natin para maganda pa ka... Ayan, sealed na sealed. Sealed na sealed po guys. Very good. Yung iba kasing mga supplements, no, pagkatanggal mo nitong cover, kasama na agad to. Parang hindi mo tuloy alam kung ano ba, kung nabuksan na ba talaga. Kasi kasabay na to, nakadikit na to dito pag open. Ano natin? Sealed na sealed talaga guys, oh. Ayos, no? Ayos. Oh, hindi ko pa rin nga nabuksan. So, ito talaga, masusure natin. Masisigurado natin na fresh talaga to. Fresh talaga. So, sana mahanap ko yung scooper kagad. So, ito na. So, ganito siya kadami, guys. Ganyan siya kadami. Ayan na yung scooper, oh, itim. So, yan, guys. Punong-puno. Lagay na natin sa ating cute na R1 tumbler. Okay guys, meron pa pala kami yung tumbler na to. Merong parang ito, filter para mas madaling mahalo. Matutulungan niya mahalo yung powder kagad. Pwede niyong alisin to. O, naalis ko nga. Para mas madaling malagay yung powder. Tapos balik niyo na lang. First time ko makaalasan ito, malalasahan ko kung masarap din ba ang plant-based protein. Kasi whey protein, subok na gainer, subok ko na blend. Laging masarap yung protein blend. Plant-based protein, first time. Kinakabahan na ako dito. May chalky siya na texture. Yung parang... Alam niyo guys yung Pro Matrix, medyo ganun. Medyo lang naman. Napaka-thick niya talaga, no? Siguro next time, pag iinom ako nito, dadagdagan ko ng tubig. Para siyang kakao, ganun siya talaga. Hindi siya gaanong matamis. Ako pa naman, mahilig ako sa matamis. Pero okay siya, lasang-lasang healthy siya. So yung mga taong ayaw ng matamis, panalo to. Sakto to sa kanila. Kung ako yung tatanungin, bibigyan ko siya ng 7 out of 10 na taste score. Yung mixability score naman, nahalo naman siya, kaso lang yun nga, napaka-creamy niya, pero wala naman siyang buo-buo. Parang lang may ano nga na lasa, yung parang Pro Matrix na texture, parang almost same sila. Bibigyan ko to ng mataas na mixability score, bibigyan ko siya ng 8.5. So yun guys, tapos na tayo sa mixability and taste test. Punta na tayo sa pros and cons. Let's go! Mag-umpisa tayo sa cons guys, yung texture niya, no? Guys, masyado itong creamy. For me lang naman, parang masyado siyang creamy. Minsan pa nga, parang chalky yung lasa niya, parang may buhangin, no? Parang hindi siya totally talagang namimix ng maayos. Guys, tapos na tayo sa cons, punta na tayo sa mga advantages o sa pros. Napakarami nito guys, no? Nakakagulat. Sa tingin ko guys, so far ito na yung may pinakamaraming advantages na naiisip ko sa isang protein product. First na advantage nito is vegan. So pwede ito sa mga vegetarian guys kasi nga 100% plant-based siya. So, sa mga taong ayaw ng dairy, no, pwede ito sa kanila. Next advantage for me guys, nakakabusog. Sinabi ko nga kanina, no, na yung texture niya napakakapal, napaka-creamy, parang hindi siya totally nami-mix ng maayos. Pero parang minsan pwede siya maging advantage eh. Kasi pag ininom ko siya, busog na ako. So dahil dyan, parang konting calories lang yung makakain ko sa buong araw. Kasi busog na ako, hindi ko na kailangan ng extra calories. Hindi ko na kailangan na kumain pa. Kasi ito lang, busog na ako. Parang kapantay siya ng mass gainer. Ganun siya, nakakabusog. Next, more energy. Guys, naramdaman ko, no, lumakas talaga ako.
Kung napapansin nyo yung video ko ng mixability and taste test, actually guys, 2 weeks ko nang nagawa yun. Sinadya ko talagang unahin yung mixability and taste test kasi nga medyo curious ako. Meron kasi akong jiu-jitsu coach na nagsasabing vegetarian siya ngayon, and parang naging advantage sa kanya pag nag-workout siya and pag nag-jiu-jitsu siya. Mas matagal siya napapagod, mas may energy siya, mas matagal nangangala yung muscle niya. So gusto ko rin i-try, no, bago kong gawin itong pros and cons, di ba? Para mapatunayan ko sa sarili ko kung baka kasi sinasabi lang niya yun para mag-vegan ako. Pero guys, naramdaman ko talaga na medyo mas malakas ako sa gym. Kanina lang ako, kasi sinabi ko nga na yung watermelon seed protein, nakakapalakas talaga siya, nakakadagdag siya ng energy. And so dahil mga good fat ito, mga good source of fat itong mga protein sources na ginamit dito, kaya mas malakas talaga ako mag-workout noong mga panahon na ginagamit ko siya. So dun guys, panalo, para anang na pre-workout, di ba? Para anang na cobra. Next advantage or pros is fiber. Syempre guys, napakaraming benefit ng fiber, no. Napapababa nito yung risk ng colon cancer, mas maganda yung bowel movement mo, natutulungan ka nito mag-lose ng weight, and nakakatulong talaga sa digestion mo. So panalo talaga kasi may fiber ka na dito sa protein drink mo. Next na advantage, non-dairy. Guys, maraming nag-request talaga sa akin na mag-review ako ng plant-based protein kasi nga may mga side effects silang na-experience sa whey protein. Kasi nga, dairy product ito. Isa na dyan yung acne, yung nag-LBM sila, nagagas sila. Hindi natin ito ma-experience dito kasi nga, hindi siya dairy. Wala siyang lactose, walang risk na magkatigyawa tayo dito. Unlike ng whey na may konting risk. Doon marami pang pag-aaral na kailangan gawin dyan guys ha. Hindi pa talaga napapatunayan na nakakapagpatigyawat yung whey protein. Pero kasi, ang dairy, nakakapatigyawat siya. Dairy kasi yung whey protein, yung problema dun. Next na advantage guys, zero cholesterol. Saan ka pa? Zero cholesterol to. Unlike yung mga ibang whey protein, may mga cholesterol content sila. Though konti lang naman yung cholesterol ng whey protein, pero kung gusto mo talaga yung diet mo walang cholesterol, bagay na bagay ito para sa'yo. Next na advantage, 4 protein sources. Guys, kumuha siya ng 4 na plant-based protein. Hindi siya nakontento sa pea protein lamang. Bawat isa sa kanila may mga unique advantages, may mga unique benefits. So panalo talaga kasi nga sama-sama sila. Lalo na guys, yung pea protein, may kakulangan siya sa kanyang amino acid profile. Hindi gaanong malupit ang amino acid profile niya. Pero dahil marami sila, matutulungan yung kakulangan ng pea protein sa kanyang amino acids. Next na advantage, sinabi ko na kanina, no bloating. So hindi ka magbo-bloat, hindi ka magagas kasi nga hindi siya dairy. Next advantage guys, gumamit po ito ng stevia as a sweetener. Magandang sweetener ito kasi herb po siya, natural po siya, zero calorie sweetener na natural. San ka pa? Next na advantage, zero artificial coloring and zero artificial flavoring. Yan yun guys. Okay? So panalo kasi very natural yung mga laman niya talaga. Sinabi ko nga kanina, 'di ba? Pati yung sweetener niya, natural. Last sa benefits, no, napakaraming benefits na nasabi ko. Medyo napagod ako dun sa mga advantages na 'yun. Napakadami kasi. Pero nasa huli na tayo, guys. Last benefit, no banned substances. Okay, kung magko-compete ka, MMA fighter ka, kung may competitive sports ka na sinasalihan, no, pwede mo itong inumin bago yung competition kasi nga no banned substances siya. Hindi ka madidisqualify sa sports mo o sa fight mo na darating. So yun guys, tapos na tayo sa nakakapagod na pros and cons kasi napakadaming pros. Okay? Punta na tayo sa final verdict. So ang pinaka-importanteng tanong dyan, ang R1 plant protein ba ay macho? O medyo-medyo lang? Guys, napakadali namang sagutin yan, di ba? Napakadaming advantages. Kailangan ko pang ilista kasi sobrang dami. Baka makalimutan ko yung iba. Siyempre naman, ang R1 plant protein ay macho-macho. Guys, na-explain ko na kanina, no, sobrang daming advantages. Yung sa texture naman, meron nga advantage dun na sinabi, oh guys, kasi dahil sa texture niya, dahil napaka-thick, nakakabusog siyang talaga. Guys, kung sa tingin nyo, bagay ang plant protein sa inyo, no, bagay itong product na to sa inyo, maglalagay ako na link dyan sa baba
Lazada link po yan, trusted seller po yan, legit po yung mga products nila. I-click nyo na kagad yan para maka-order na kagad kayo nang walang kahasil-hasil. Okay? So yun guys, dahil na marami kayong natutunan sa video natin today about plant protein. Sana i-share nyo ito sa mga friends nyo nagbabalak mag-try ng plant protein kasi nga medyo hindi pasok sa kanila or hindi bagay sa kanila ang whey protein and mga whey blend or mga mass gainers. Pero bago nyo i-share yan guys, please like and subscribe. I-click nyo muna yung bilog dito para makasubscribe ka agad and para like ka updated sa mga next videos ko. Hanggang sa muli! Bye!